mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Website ng mga grupong may kaugnayan umano sa CPP-NPA ipinablock ni National Security Advisor Hermogenes Esperon sa National Telecommunications Commission. Mabuting balita rin, lalo't tigit pa para sa ating mga kabataan at kanilang mga magulang dahil maaari na pong magpaturok ng booster shots ang ating adolescent population age 12 to 17 years old. Pagbabakuna ng booster dose sa mga batang 12 to 17 years old na immunocompromised pwede nang umpisahan. Booster sa mga healthy minors, posibleng isagawa sa weekend ayon sa DOH. Wala naman tayong nakikita na threat sa pagdating sa proclamation ng Pangulo natin. Pero siyempre, dapat ay vigilant tayo and ready yung mga kasamahan natin, mga katawan natin ng Philippine Coast Guard. Nasa 500 tauhan ng Philippine Coast Guard i-deploy sa araw ng inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No-sail zone ipatutupad malapit sa Malacañang. We're talking of the bills only of national importance. And then, pending approval sa Presidente, at ito ba'y sana ay gawang agad ng paraan ng Presidente sapagkat kung hindi man, it might lapse into law, okay na rin. There are very urgent matters there. Liderato ng Senado, umaasang maapipirmahan pa ni Pangulong Duterte ang mga nakabingbing panukalang batas. Magandang hapon. Tayo po ay sa bayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Ipinapablock ngayon ni National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon sa National Telecommunications Commission ang access sa lahat ng websites na may kaugnayan umano sa CPP-NPA-NDF. Sa sulat na ipinadala ni Secretary Esperon sa NTC, hiniling nito na harangin ang naturang mga website na may kinalaman sa anyay mga teroristang grupo. Kasama rin sa mga ipinapablock ang website ng iba pang progresibong grupo at independent media. Walang nabanggit na dahilan si Secretary Esperon liban sa nakasaad sa sulat na konektado at sinusuportahan umano ng mga ito ang terrorist organizations. Samantala, inatasan na ng NTC ang mga internet service provider na i-block na ang mga websites. Sa panig naman ng Malacañang, sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Secretary Martin Andanar na ang hakbang na ito ay bilang tugon lamang sa naging request ng National Security Council batay sa kanilang mandato. Anya, may mga legal remedy na maaaring gawin ng mga naapektuhang grupo, kabilang na ang ilang online media organization. Magpapatupad ng no-sail zone ang Philippine Coast Guard sa Pasig River sa araw ng inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nasa 500 ng tauhan din ng PCG ang ide-deploy sa June 30. Ito ang balita ni Dante Amento. Nakita naman po nyo ngayong umaga na nandiyan yung mga asset natin naka-deploy in coordination with the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, and the Presidential Security Group. Diyan po sa Pasig River and dito sa portion ng Manila Bay. Isang simulation exercise ang isinagawa ng Philippine Coast Guard kanina sa bahagi ng Pasig River. Ipinakita ng PCG ang mga floating asset tulad ng Metal Shark, aluminum at fast patrol boats na i-deploy sa Malacañang restricted area at iba pang bahagi ng Pasig River malapit sa Palacio at National Museum. Bahagi ito ng ipatutupad ng seguridad sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa June 30. Pagtitiyak din ng PCG, nakahanda sila na isakay si PBBM kung kinakailangan. We are deploying assets there. Nag-implement tayo ng closure dyan kapag mayroong malalaking event ang Pangulo natin sa Pasig River.
Kasama ang mga barkong ito sa mga asset ng Philippine Coast Guard na i-deploy upang tumulong na magbantay para makapagbigay ng seguridad sa araw ng inaugurasyon ng ating bagong Pangulo. Nasa 500 na tauhan ng PCG ang i-deploy sa araw ng inaugurasyon na tutulong sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Pagsapit ng alas 12:01 ng umaga ng June 30, ipatutupad din ang no-sail zone sa Malacañang Restricted Area mula Hospicio de San Jose hanggang Puresa. Samantala, bukod sa Pasig River, may mga i-deploy ding 3 barko at iba pang floating assets ang PCG sa Manila Bay. Pero hindi magpapatupad ng no-sail zone dito dahil wala namang nakikitang sapat na dahilan ang PCG gaya ng banta sa seguridad. Wala naman tayong nakikita na threat sa pagdating sa proclamation ng Pangulo natin. Pero siyempre, dapat ay vigilant tayo and ready ang mga kasamahan natin, mga katauhan natin ng Philippine Coast Guard. Dagdag pa ng PCG, sa Linggo, June 26, ay i-deploy na ang kanilang mga asset. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malapit na matapos ang paghahanda ng Philippine National Police para sa ipatutupad na seguridad sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr., ang mga steel barriers na lamang ang kulang sa ginagawa nilang preparasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yes, we would like to assure our incoming president, no, that on behalf of the Philippine National Police, 225,000 officers and men of the PNP, our forces are ready for the inaugural and for the inauguration po ng ating incoming president. We will assure you that the PNP will give its best to secure the safety of our visitors, especially the first family. Nasa 1,200 VIPs ang inaasahan ng Philippine National Police na dadalo sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa June 30. Kaya naman, todo paghahanda ang pambansang pulisya para sa seguridad ng mga ito sa naturang araw. Sa panibagong walkthrough na isinagawa sa National Museum, sinabi ni PNP OIC Police Lieutenant General Vicente Danao Jr., malapit nang matapos ang ginagawa nilang pagsasaayos ng seguridad. We are almost 98% done, no? Ito na lang pong paglagay ng mga infrastructures na i-establish po ng ating pong DPWAs ang kulang. But definitely, yung latag po ng ating security measures is almost done na po. Ayon kay General Danao, magiging mahigpit ang inspeksyon ng mga pulis sa naturang araw upang hindi makalusot ang mga nais na manggulo sa nasabing okasyon. Kabilang sa ipagbabawal ay ang pagsusuot ng jacket at paggamit ng backpack. Pinagbabawal po natin yung pagdadala ng mga bags, no? And any other covered materials. We will only allow transparent materials, kahit po yung mga lalagyan ng tubig, no? Lalagyan ng tubig na canisters na decolor, no? Pinagbabawal din po 'yan. Sa madaling araw aniya ng June 26, iaanunsyo kung aling mga kalsada ang isasara at maaaring daanan sa naturang araw. There will be traffic rerouting plan po, ano, that will be effective June 26. We'll be having a traffic rerouting plan. And I know that the MMDA will be posting kung saan po yung mga rerouting plans po natin. 12:01 po ng June 26, so there will be an advisory to it, no? Kung saan po yung dapat dadaanan tsaka kung saan po yung dapat hindi daanan. Sa huli, tiniyak ni Danao na sisiguruhin nilang magiging payapa ang panunumpa ng bagong Pangulo ng Bansa. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang amin pinahahalagahan. Dapat na umanong ikonsidera ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-amyenda sa saligang batas, partikular na ang economic provision nito. Bukos naman si President-elect Marcos Jr. sa 100% foreign ownership sa power sector. Ito ang balita ni Nel Maribuho.
we have to consider the amendment of our constitution. Napapanahon na ang muling pag-aaral sa economic provisions ng 1987 Constitution. Sa gitna ito ng mga hamon ngayon na kinakaharap ng ekonomiya ng mundo tulad ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at banta ng food crisis. Ayon sa policy analyst na si Michael Henry Yusinko, isa sa mga maaaring ikonsidera ng bagong administrasyon ay ang 100% foreign ownership sa mga negosyo tulad ng sa power sector. And they will invest huge amounts of money, right? So naturally, they would want 100% control of the business, no? Because they're going to pour in billions and billions of dollars. So I can understand why they would want 100% ownership of the business. Bukod anya sa iba pang mga krisis na kinakaharap ng bansa, ang krisis sa supply ng kuryente ang isa sa mga nararapat ring paghandaan ng pamahalaan. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, ang mga dayuhan ay maaari lamang magmay-ari ng 40% ng isang kumpanya at ang natitirang 60% ay dapat pagmamay-ari ng mga Pilipino. Bukas naman si Marcos Jr. sa ideyang gawing 100% ang pagmamay-ari ng mga dayuhan sa kumpanya sa Pilipinas, partikular na sa renewable energy projects. Ngunit kailangan muna anyang ayusin at padaliin ang proseso ng pagtatayo ng negosyo sa bansa. Kahit na silang may-ari, magbubukas kung sila lang ang magpapatakbo, nahihirapan silang things like ease of doing business, power supply, all of these things. So, and even the bidding process, kung minsan has this question, yung mga tinatawag na guarantees, legislative guarantees and regulatory guarantees. And I think if we can take care of all of that first, madali nang pumayag tayo dun sa 100% ownership. Ilan sa mga nagpahayag na ng pagnanais na mamuhunan sa bansa sa enerhiya ay ang Norway, partikular sa offshore wind sector. Ayon sa Norwegian ambassador na bumisita kay President-elect Marcos, inaasahan na makakalikha ito ng 50,000 trabaho. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala si outgoing Agriculture Secretary William Dar na iinam ang Department of Agriculture at hindi na mapapabayaan sa ilalim ng pamumuno ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Samantala, isinisi ng kalihim sa limitadong budget at maliit na pamumuhunan ang bahagyang paglago sa sektor ng agrikultura. Ito ang balita ni Rosalicos. Itong mensahe na neglected ang sektor ng agrikultura ay sinabi na rin niya nung kampanya. So this is a welcome development sa atin for President-elect Bongbong Marcos to take the leadership here in the agriculture sector so that may tama na niya yung priority to be given the sector. And significant funding will have to be given as well. Kampante si Agriculture Secretary William Dar na hindi na mapapabayaan ang sektor ng agrikultura ngayong si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang mamuno dito. Ayon kay Secretary Dar, mas malaking pondo na rin ang maaaring ilaan sa kagawaran na makatutulong upang tustusan ang pangangailangan ng ahensya. Because of the limited support, budgetary support, and for investments in the sector, the sector has stunted growth over these years, and because of low productivity. Nasa 91 billion pesos ang 2022 budget ng kagawaran, malayo sa 231 billion pesos na orihinal na panukala ng kagawaran. Para naman sa taong 2023, pinapanukala ng kalihim sa incoming administration ang paglalaan ng 270 billion pesos budget para sa Agriculture Department. Dagdag pa ng kalihim, dapat magkaroon din ng build program sa agriculture sector at paigtingin ng irrigation system. Hanggang sa kasalukuyan anya, 1.1 million hectares pa ng agricultural farms ang walang patubig. Rosalicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 9th na araw na ang isinasagawang
kilos protesta ng indigenous groups laban sa mataas na presyo ng langis sa Ecuador. Daang-daang protester na ang nakapasok sa Kapitolyo nito sa Quito. Ito ang balita ni Gilson Bensuceso. Maigting ang sinasagawang kilos protesta o paro nasyonal ng indigenous groups sa iba't ibang probinsya dito sa Ecuador. Ito ay upang ipanawagan ang pagbabawas sa presyo ng produktong petrolyo, gayon din ang pagpapatupad ng economic reforms. Araw ng Linggo nang makapasok na sa Quito ang daang-daang protesters. Pinangunahan ito ng Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador na responsable sa pagpapatalsik ng tatlong pangulo sa pagitan ng 1997 at 2005. Inilunsad nila ang pagkilos dahil sa umiigting na kahirapan sa bansa. Simula taong 2020, matindi ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na pumapalo na ngayon sa $1.90 o 103 pesos kada galon ng langis, samantalang $2.55 naman o 138 pesos kada galon ng gasolina. Nanawagan silang babaan ang presyo nito, gayon din ang pagpapatupad ng kontrol sa presyo ng pagkain. Estamos aquí luchando por querer trabajar, la verdad. Pero con esta situación se ve muy difícil. Como ustedes verán, habemos cuántos sin trabajo, cuántos necesitamos trabajar. Pedimos que fuera Lazo. Nosotros como trabajadores del transporte estamos siendo muy afectados a través de este gobierno. Es lastimosamente decir que los propietarios del transporte, la Federación de Transporte del Ecuador, no hayan apoyado este proceso de cambio en el país. Porque es hora de que ya se dé un paso muy gigante para sacar a este gobierno, porque la verdad no nos representa a la mayor parte de todos los ecuatorianos. Bunsod ng mga kilos protesta, paralisado na ang public transportation sa iba't ibang bahagi ng Kapitolyo. Maraming lansangan ang sarado sa trapiko. Nagdeklara na ng state of emergency si Ecuador President Guillermo Lasso noong Biyernes bunsod nito. Bukod sa Pilipinas, lubharing naaapektuhan ang Ecuador ng matinding pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng hanap buhay at mas matinding kahirapan dahil sa coronavirus pandemic. Gilson Bensuceso, UNTV News and Rescue Ecuador. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ngayon ng Department of Health na maaari nang simulan ang pagbibigay ng booster dose sa mga batang 12 hanggang 17 anyos na immunocompromised. Ito'y matapos na aprubahan ng DOH at ng mga eksperto ang guidelines sa pagbibigay ng dagdag proteksyon sa mga minor de edad. Samantala, posible na rin simulan sa darating na weekend ang booster dose vaccination para naman sa healthy minors. Ito ang balita ni JP Nunez. Mabuting balita rin, lalo't higit pa para sa ating mga kabataan at kanilang mga magulang dahil maaari na pong magpaturok ng booster shots ang ating adolescent population age 12 to 17 years old. Nagbigay na ng go signal ang Department of Health para sa pagsisimula ng booster dose vaccination sa mga batang edad 12 hanggang 17 na immunocompromised. Ito ang mga batang sumasailalim sa cancer treatment at tumors of the blood. Gayon din ang mga organ transplant recipient, mga nakatanggap ng stem cell transplant sa nakalipas na 2 taon. Maging ang mga kabataan na may moderate o severe primary immunodeficiency, advanced o untreated HIV infection, mga nagdadialysis at iba pang immunocompromised gaya ng nakararanas ng malnutrition. Batay sa inaprubahang guidelines ng DOH at ng Health Technology Assessment Council, kinakailangan na may 28 days na interval o pagitan mula nang maka-fully vaccinate ang isang batang immunocompromised bago ito magpabakuna ng booster shot. Pfizer ang brand ng COVID-19 vaccine na gagamitin dahil ito pa lamang ang nakakuha ng emergency use authorization mula sa Philippine Food and Drug Administration. This emergency use authority na meron tayo ngayon ay binigay lang sa Pfizer yung amended, no? So yung Moderna, even though
meron silang ganitong EUA, hindi inamend yan for the 12 to 17 based on science, based on evidence na pinag-aralan ng ating Food and Drug Administration. Wala pa hong ibang brands ng bakuna ang pwedeng ibigay sa ating mga 12 to 17. And we rely on our Emergency Use Authority which was amended by the Food and Drug Administration. Ayon sa National Vaccine Operations Center, inuna lamang ang pagbibigay ng booster shot sa mga batang immunocompromised upang maiwasan ang kalituhan sa mga health workers na magbabakuna. Paliwanag pa ni NVOC Chair Health Undersecretary Mirna Kabutahe, posible ring sa darating na weekend ang pagbabakuna ng booster shot para naman sa healthy minors. Pero 5 buwan ang kinakailangang interval para dito. Kaya inuna po natin para hindi ma-confuse, may konting partida, ika nga, sanayan yung ating mga health workers na ang interval ng immunocompromise ay 28 days, doon sa healthy ay 5 months. Isusunod din natin after 1 or 2 days. Sa Thursday, maglalabas na tayo ng rest of the pediatric. Sa datos ng DOH, sa ngayon nasa 9.4 million na ng mga batang 12 to 17 years old ang fully vaccinated na laban sa COVID-19 na maaari nang makatanggap ng booster dose. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Department of Health spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere na pamumunuan niya ang National Vaccination Operations Center o NVOC. Walang ibinigay na detalye si Yusek Vergere sa bago niyang posisyon, liban na lang sa bahagi umano ito ng transition ng papasok na administrasyon. Papalitan ni Vergere si Yusek Mirna Kabutahe. That is the assignment. Pero siyempre, pag pumasok po yung bagong administrasyon, maaari pa rin pong magbago yan. Gusto ho nating pasalamatan si Yusek Mirna under, of course, the leadership of Secretary Duque sa lahat-lahat ng kanyang efforts at excellent way of leading our National Vaccine Operations Center. Ang magte-take over po ng ating National Vaccination Operations Center ay si Yusek Vergere kasi siya po ang maiiwan dito sa Department of Health. So the vaccination program will be in good hands. DOH, ipinaliwanag dito na si Secretary Francisco Duque III ang siyang nagtalaga kay Yusek Vergere bilang bagong incident manager o chairperson ng NVOC para sa pagpapatuloy ng vaccination program. Inanunsyo ngayon ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM na may kakayahan na silang makadetect ng monkeypox cases. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng RITM, gamit ang kanilang real-time polymerase chain reaction, maaari nang matukoy ang presensya ng monkeypox virus. Ayon sa RITM, sa ngayon ay may inorganisan ng training ang Department of Health hinggil sa clinical approach, collection at handling ng samples ng skin lesions. Kasama rin sa nasabing pagsasanay ang proseso sa pagtransport ng mga sample at ang pagre-report nito sa epidemiology and surveillance units. Nauna nang sinabi ng DOH na handa ang Pilipinas na i-contain ang monkeypox cases sakaling makapasok ito sa bansa at may plano na rin ang pamahalaan na bumili ng mga bakuna at antivirals laban sa sakit. Nakapag-ulat na ng mga unang kaso ng monkeypox ang Singapore at South Korea sa gitna ito ng patuloy na pagkalat ng sakit sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang balita ni Ernie Briones. Kinumpirma ng Ministry of Health ng Singapore ang unang imported case ng monkeypox infection. Natukoy ito sa isang 42 taong gulang na British national na nagtatrabaho bilang flight attendant at labas-masok sa bansa. June 20 na magpositibo ito sa monkeypox at kasalukuyang nasa National Center for Infectious Disease. Stable naman ang kalagayan ng pasyente. 13 ang close contacts nito na natukoy na at isa sa ilalim sa quarantine sa loob ng 21 araw. Samantala, iniulat naman ng South Korea ang unang 2 pinaghihinalaang kaso ng monkeypox sa bansa.
Isinagawa na ang diagnostics test at magsasagawa ng briefing ang health authorities oras na lumabas ang resulta. Lunes nang pumasok sa bansa ang pinaghihinala ang carrier nito na isang foreign national at nagpakita ng mga potential na sintomas noong Linggo. Ang ikalawa naman ay isang Korean citizen na may mga sintomas pagbalik sa bansa galing ng Germany. Kapwa nagpapagaling na sa ospital ang dalawang pasyente. Mahigit na sa 35 bansa kung saan hindi endemic ang monkeypox ang nakapag-ulat ng outbreak ng viral disease at mahigit na sa 2,500 ang confirmed cases nito. Early Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaalaman po, nag-aalala ngayon ang mga siyentipiko dahil sa isang sunspot na namataan sa ating araw. Common naman po yan. Pero ang sunspot, para sa inyong kaalaman, ay mga patches sa ibabaw ng araw na naglalabas po ng malalakas na enerhiya. Base po sa obserbasyon ng National Aeronautics and Space Administration, lumaki ng doble itong sunspot na kanilang inoobserbahan at take note sa loob lamang po yan ng 24 oras. Ang pagsabog po ng sunspot ay lilikha ng isang malakas na solar flare. Pinangangambahan na ang solar flare na ito ay makakaapekto po sa internet, komunikasyon at posibleng makasira pa daw ng mga satellite. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman lalamunin ng apoy ang mundo, pero sigurado na may epekto ito sa komunikasyon. Ayon sa NASA, M-class solar flare ang posibleng mangyari. Ito po ang pangalawang pinakamalakas na solar flare at ano bang epekto nito? Ayon sa mga eksperto, pwede ito makadisrupt sa radio communication sa loob po ng ilang minuto. Kung tuluyan namang lalaki ang inoobserbahan na sunspot, at ito'y sumabog, pwede ito makalikha ng X-class o yung pinakamalakas na solar flare. Pwedeng magkaroon ng radio blackout sa parte ng mundo na umaga at hindi po magagamit ng mga barko at eroplano ang kanilang mga navigation signal. As of this moment, hindi pa ito sumasabog at patuloy po na minamatsyaga ng NASA. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawa. Halos 200 panukalang batas na naipasa ng nagdaang kongreso ang tuluyang naging ganap na batas. Ngunit umaasa sa Senate President Vicente Soto III na mapipirmahan pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nakabinbin pang proposed bills bago siya bumaba sa pwesto. Ito ang balita ni Harleen Delgado. We're talking of the bills only of national importance. And then, pending approval sa Presidente, at ito po sana ay gawang agad ng paraan ng Presidente sapagkat kung hindi man, it might lapse into law, okay na rin. There are very urgent matters there. Sa pagtatapos ng 18th Congress, 177 naipasang panukalang batas ng Senado at Kamara ang naisa batas. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, hindi pa kasama rito ang mahigit 500 local bills na naipasa ng dalawang kapulungan ng Kongreso at naging ganap na batas. Ang SIM card registration bill naman ang kaisa-isang na-veto na panukalang batas matapos hindi pabura ni Pangulong Rodrigo Duterte ang provision sa mandatory social media registration. Ngunit ayon kay Senator Soto, mayroon pa umanong 182 panukalang batas ang hindi pa napipirmahan ni Pangulong Duterte. Karamihan sa mga ito ay very urgent matters, kaya umaasa ang senador na magagawa na ito ng paraan ng Pangulo. Kabilang anya rito ang panukalang pagtatayo ng hiwalay na kulungan para sa heinous crimes inmates. Ayon sa Senate leader, kasama ito sa kanilang napag-usapan ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. If ever it's not signed into law, I hope it will lapse into law or the next president might act on it. It is one of the issues that I discussed with the incoming president, Bongbong Marcos. Wala pang tugon dito ang palasyo.
Kapag naisumita na ang isang panukalang batas sa opisina ng Pangulo mula sa Kongreso, tatlo ang maaaring kahinatnan nito, aprubahan ng Pangulo, i-veto o mag-lapse into law kapag hindi naaksyonan sa loob ng 30 araw. Kabilang sa mga mahahalagang panukala na naipasa na ng parehong kapulungan ng Kongreso ayon kay Soto ay ang mga panukalang batas na layong magtatag ng National Transportation Board, pagbibigay ng proteksyon laban sa online sexual abuse at pananamantala sa mga bata, lifetime validity ng birth, death and marriage certificates, pagdadagdag sa social pension ng indigent senior citizens, expanded anti-trafficking act at pagpapatatag sa Office of the Government Corporate Council. Jorlyn Delgado, UN TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority ang libreng solar charging station para sa mga electric bike at scooter. Ito ay upang mahimok ang ibang commuters na gumamit ng alternatibong sasakyan, lalo pa at patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Plano naman ng MMDA na dagdagan pa ang mga solar charging station sa iba pang lugar. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Ito po ay magiging bukas, hindi lamang sa aming mga empleyado, kung hindi pati na rin sa lahat ng may e-bike at e-scooter na kailangan pong magkarga ng battery nila. Opisyal nang bubuksan sa publiko ng Metropolitan Manila Development Authority ang charging station para sa mga electric vehicle, partikular na ang mga e-bike at e-scooter. Pinakaunang charging station ito ng ahensya na ipinatayo sa likod ng bago nilang opisina sa Julia Vargas Avenue sa Barangay Ugong, Pasig City. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, pangunahing panggagalingan ng supply ng kuryente nito ay ang solar panels na nakakabit dito. Wala ring nasasayang na kuryente dahil nagagamit ang ibang solar power nito sa operasyon ng ahensya. Libre rin itong inilaan ng MMDA sa publiko. Pinapaalalahanan lang ang mga e-vehicle user na magdala ng sarili nilang charging cord at kaukulang kable na angkop sa kanilang mga sasakyan. Bagaman may coin slot ang bawat outlet ng charger para sa mga electronic scooter at bike, dilino naman ng MMDA na maglalaan sila ng mga barya upang magamit ito ng libre. Ayon pa kay Artes, pinag-aaralan na rin nila ang pagpapatuyo pa nito sa iba pang lugar sa Metro Manila. Kailangan po kasing protektahan ito. Kita nyo, kailangan may structure. Consideration din po dyan yung kung saan ilalagay yung mga solar panels para ma-maximize po yung init ng araw. So, pag-aaralan po natin yan. Ang isa nga pong immediate na ating tinitingnan ay yung ating opisina sa Makati na malagyan po nito na along EDSA naman po. So, masaservice niya at least yung EDSA. Ayon naman sa grupo ng Electric Kick Scooter Philippines, malaking tulong ito sa mga e-scooter at e-bike riders, lalo pa sa mga inaabutan ng alanganing biyahe dahil sa nauubusang karga ng baterya. Maganda pong inisyatibo to. Actually, sinend ko nga sa grupo namin kanina. Talaga they really appreciate, lalo na sinabi ni Chairman Artes na they're rolling out to other, sa ibang mga location pa po. No? So napakaganda po dahil ang gasolina ay mukhang hindi na hubaba po for the next few weeks. Kaya magandang adhikain po ito. Pinag-aaralan pa ng MMDA kung anong mga araw ang operasyon nito, ngunit plano nilang buksan ito sa publiko simula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagaan. Nababawasan na rin ang mga bumibiyahing provincial bus bunsod ng walang tigil na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines, nasa 30% na lamang ng kanilang mga bus sa Luzon na bumibiyahe sa Metro Manila ang nananatili sa operasyon. Kailangan din nilang mapuno ng kahit hanggang 80% ng mga pasahero ang kanilang mga bus bago umalis sa mga terminal upang hindi malugi. Bunsod nito, nasa 26,000 empleyado na rin ang nawalan ng trabaho dahil sa nabawasang mga biyahe. Hiling ng mga provincial bus operators sa pamahalaan, aprubahan na ang mga dagdag pasahe na kanilang inihain. Ito ay upang mapanatiling buhay ang kanilang operasyon at patuloy na makapagsilbi sa mga pasahero. Nagpapatuloy ang paglalagay ng harang
ng Department of Public Works and Highways sa nasirang dike sa bayan ng Ubando, Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Yung lawa naman, nakipagtulungan sila sa Ubando, kaya nagkaroon ng pangharangba, yung barrier, na ikinabit nila kahapon. So, nabawasan na rin yung flow ng seawater. Magandang bungad ng umaga sa mga residente sa Barangay Wawang Pulo sa Lawa Ubando kanina umaga. Ito ay dahil natapos na ang pagkumpuni sa nasirang floodgate sa kanilang lugar kahapon. Malaking tulong rin ito sa ilang apektadong lugar sa Valenzuela at Mikawayan sa Bulacan. Samantala, umabot na sa 40 to 50 meters ang haba ng nailalagay na steel sheet file sa nasirang bahagi ng dike sa Ubando, Bulacan. Nasa 30 metro ang haba ng bumigay na bahagi ng dike, subalit minabuti ng gawing 70 metro ang haba ng ibinabaon na steel sheet file. 40 to 50 meters na daw nalagyan. Tapos yung iba, lalagyan pa nila na doon sa mga critical section. Pansamantalang remedyo lamang ito ng magkatawang na lokal na pamahalaan ng Ubando, Valenzuela City habang hinihintay ang pondo mula sa national government. Pinapa-emergency repair muna. Kung medyo sinisingit nila habang lotay, ginagawa nila yung project na repair. Naglalagay ng sheet pile. Ayon kay Engineer Santos, target nilang tapusin ang paglalagay ng steel sheet file hanggang bukas. Umaasa silang makatutulong ito para sa mga lugar na apektado ng baha sa Valenzuela at Ubando, Bulacan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Department of Environment and Natural Resources ang regular na pag-asara ng Dolomite Beach sa Manila Bay tuwing araw ng Huwebes. Ayon sa DNR, ito ay upang bigyan daan ang gagawing maintenance dito. Humingi naman ng pamanhin at pangunawa sa publiko ang kagawaran. June 12 ngayong taon nang muling buksan ang Dolomite Beach matapos na isara noong November 2021. Lumabas sa ginawang Investigation Committee kaugnay ng January 6, 2021 Capitol Attack ang matinding pressure na ginawa sa state election officials. Ayon sa mga ito, humarap sila sa mapanganib na mga pagbabanta dahil sa pagtangging baligtarin ang resulta ng 2020 election sa US. Ito ang balita ni Lena Ramos. Sa ika-apat na hearing ng January 6, 2021 attack sa US Capitol, naging sentro ng imbestigasyon ang ginawang pag-pressure ng mga taga-suporta ni dating US President Donald Trump sa election officials upang baligtarin ang resulta ng halalan. Ayon kay Adam Schiff, isang Democratic legislator na kasama sa House Panel Investigation, hudyat ang mga aligasyon ng election fraud sa pag-atake sa US Capitol. Sa halos 5 oras na hearing, naging emosyonal ang ilan sa mga state official, tulad ni Arizona House Speaker Rusty Bowers. Nagpapatuloy aniya ang harassment sa kanila hanggang ngayon. Mahigit 20,000 emails, 1,000,000 voicemails at texts na ang natatanggap ng kanilang opisina. Sa Georgia naman, naging target din ng conspiracy theories ang election workers sa Fulton County. Naungkat din ng panel ang pagtatangkang palitan ang state electors at iupo ang mga bago na magmamanipula umano ng resulta ng eleksyon. Nakatakda ang susunod na committee hearing sa Huwebes kung kailan magiging sentro ng imbestigasyon ang umano'y pagtatangka ni Trump na bahira ng katiwalian ang Department of Justice ayon kay panel chairman Benny Thompson. Halos isang taon na ang ginagawang imbestigasyon ng Select Committee sa 2021 U.S. Capitol Attack. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gigibain na ang Robb Elementary School. Ito ang paaralan sa Uvalde, Texas, USA, kung saan nangyari ang pamamaril, kung saan nasawi ang 19 na elementary school students at 2 guro noong May 24. Ito ang naging desisyon ng komunidad kasunod ng madugong insidente. Gayunman, wala pang detalye kung kailan inidemolish ang paaralan. Lumabas ang ulat ilang oras matapos maihayag na may sapat na bilang ng armadong pulis upang pigilan ang gunman na si Salvador Ramos. 3 minuto pagkatapos itong makapasok sa paaralan.
Nakapagtala na ang Philippine National Police Highway Patrol Group ng 8 insidente ng hit and run sa iba't ibang lugar sa bansa sa loob lamang ng isang linggo. Ito ay mula June 16 hanggang June 22. Ayon kay HPG Chief of Staff Police Colonel J. Kumikad, kabilang dito ang nangyari sa Quirino Avenue, Maynila, kung saan isang traffic enforcer ang makikitang pilit na nagpapahinto sa tumatakbong SUV hanggang sa mabundol ito. Yung sa Manila is he was caught beating the red light at hinabol po siya ng enforcer. And then pagdating ng law enforcer doon sa harap, na bunggo niya yung ating law enforcer. Based on the investigation natin is it was amicably settled. However, we could recommend ng for the suspension of license ng the suspect and as well as the revocation nito. Isa pa sa insidente ay ang pagkakabundol sa isang rider na nakahinto sa gilid ng kalsada sa Plaridel, Bulacan. Babala ng HPG sa mga motorista, huwag takasan ang kanilang mga biktima dahil hahanapin at hahabulin nila ang mga ito para panagutin sa batas. Samantala, nakipagpulong na si Philippine Consul General El Mercato kina Philadelphia Mayor Jim Kennedy at mga polis hinggil sa ginagawang investigasyon sa pagkamatay ng Filipino lawyer na si John Lilo. Sa mga larawang ibinahagi ng Philippine Consul General sa New York, makikita ang ginanap na meeting sa pagitan ng kinatawan ng Pilipinas at mga otoridad sa Philadelphia at nangakong tututukan ng investigasyon upang mahuli ang suspect at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ating kababayan. Samantala, sasagutin naman ng pamahalaan ng Pilipinas ang gastos sa pagpapauwi sa mga labi ni John Albert Lilo na inaasahang maibibiyahe sa susunod na linggo. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 11 at 1 na nagsasabi, "Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran." Sa buhay ng salita ng Diyos, isang ginang sa Cavite na pagbabalot ng chicharon ang trabaho ang humiling na sana siya rin ay magkaroon ng tindahang sarili. At nang kanyang matanggap ang biyayang tugon sa kanyang hiling, kanyang nasabi na, "Lord, di mo po kami pinabayaan." Paitman ang naging kabataan niya nang magkaroon ng katuwang sa buhay si Bernadette. Panatag, kapiling ang mga anak at ang kabiyak ng puso. Kahit pa paano, kahit na mahirap, kinakaya naman po. Kahit na madami yung mga pagsubok, tutulungan lang kami. Yun lang, sa kanya ko lang nakita yung kahit na madami problema, nandiyan lang siya. Panatag na ako. Tapos nakikita ko yung mga anak ko, masaya na ako. Ang trabaho ng asawa niya, tagaluto ng chicharon. Si Bernadette naman, tumutulong magbalot ng chicharon bilang hanap buhay. May tindahan sila, pero walang laman. At kung minsan, pag talagang kapos, diskarte na lang dito at doon. Ang diskarte po ng asawa ko pag ano po, kumukuha sila ng nangangalakal sila, kasama po yung mga anak ko. Nag-ipon sila ng karton, bote, yun, pwedeng ibenta. Tapos pag ano po, kuha sila sa dagat ng pang-ulam namin, tahog, ganun pong gagawa namin para makakain lang kami. Eh, diskarte lang po sila ng asawa ko. Mabigat, syempre,
makikita mo yung mga anak mo kahit gusto mangingin ng pera, hindi ko mabigyan. Hindi ko mabigyan yung gusto nila kasi nga minsan wala kaming trabaho. Tahong, suso, ganun. Sinisisid niya po, talagang inano niya, pag-uwi niya, may mga sugat-sugat na yung kamay niya. Sinisisid po niya sa dagat. Kapag nagkakasakit nga po, yun nga minsan, ano, lahat ginagawa ko, humingi po ako ng tulog sa mga kamag-anak namin. Gagawin po ng asawa ko. Lahat gagawin niya, didiskarte po siya. May extra kung saan-saan, kung saan pwede. Kukuha ng ganyan, may benta lang. Makabili lang ng gamot ng anak ko. Kasi yung bunso, sakitin po yun, talagang hikain po yun. Nagpapakatatag ako para sa anak ko. Kaya lahat ng pagsubok, kakayanin kahit na sobrang hirap, pakatatag lang. Sa kanyang paglapit sa serbisyong bayanihan, hiling niya ay puhunan para muling makapagbukas ng tindahan. Ngayon po, sobrang palaking pasasalamat ko po na matulungan po ako. Sobrang laking tulong po. Sobrang pasalamat po talaga po ko ng buong puso. Tsaka sa Panginoon. Sabi ko sa sarili ko, Lord, di mo ko pinabayaan. Diningin mo sa sarili, ano yung dasal ko. Maraming salamat sa Panginoon talaga. Nawa ng Panginoon ang paghahanap buhay ni na Bernadette na natutong magpasalamat sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa Panginoon na kailanman ay hindi tayo pinababayaan. Yun, Monica, naalala ko yung the word natin tungkol sa timbangan, di ba? Mm-hmm. Yung maraming timbangan, yung medaya, di ba? Oo. Suklam-suklam sa Diyos yun. Yung ganap naman, yung tama, mm-hmm. yung timbangan mo, kaluguran ng Panginoon. Kasi naalala ko, namamalengke kasi ako eh. Ikaw na namamalengke ka. Di masyado. Kasi sa palengke, kasi ganun. Katuloy sa namamalengke ako sa ano eh, Pasig Mega Market. Mm-hmm. Lahat ng timbangan doon ngayon, digital na. Mm. Wala na yung mga dipihit-pihit pa. Oo. So talagang ini-inspect yun palagi ng city government. Yun. Kapag nahuli ka, malaki ang penalty. Tsaka maaari ka talaga mawala ng pwesto. Oo. Mm. Ako may... Well, hindi ako masyado namamalike. Pero diba, kinukwento ko sa'yo kanina. Ang mami ko magaling sa ganyan eh. Yung alam mong hinawakan niya, alam niya agad kung mali yung timbangan. Hindi maiwasan eh. May mga ganun talaga ginagawa, dinadaya. Mm. Pero yun na tulad ng sinabi mo, hindi man sila nahuhuli minsan. Mm. Pero nakikita ng Diyos yan. Kaya, Dapat ano, maayos ang pagka-calibrate. At saka may tip ako sa'yo. Total, nagpunti ka namamalengke. Pag mamimili ka, bago mo damputin, tanong muna kung magkano ang presyo. Bakit? Kasi nag-iba-iba ba yun? Ha? Nag-iba-iba ba sila? Kasi may customer? Nangyari sa akin, kahit na matagal na ako namamalengke, dinamputo ko agad yung kangkong. Hindi ko na itanong kung magkano yung kangkong. Alam ko lang, 10 piso lang yun. Biglang tumaas, naging 15. Nagbubugtong hininga ka ngayon, wala ka nang magawa, na ibigay mo ng 20, di ba? Susukulihan ka ng 5. Isa maganda yun. Kahit na matagal ka na, minsan nakakalimutan din niya na itanong kung magkano yung bibilhin mo. Ikaw ba may mga suki ka na mga tindera? Alam ko na kung saan nabibili ng kale, halimbawa, ng mga cauliflower, broccoli, ganyan. Alam ko na yun kung saan pupunta para mas mabilis yung ano mo, yung movement mo rin. Oo, tsaka yung mapagkakatiwalaan mo, di ba? Alam mo na tama yun. Oh, minsan nga ngayon, itatawag mo lang, text mo na lang. Agad, ha? Kahit sa palengke, kahit sa wet market. Meron, pagkasukin mo na, pipick upin mo na lang yun. Mahusay. Mm-hmm. So ano lang po, ako kailangan ko na experience. Masarap mamalengke. Parang, lalo na pagka yung palengke ay yung malaki talaga tapos maraming mura, mukhang masarap mamalengke. Marami kang mapagpipili. At saka sana rin yung mga local government, magandang ginagawa sa Pasig na palagi may nag-check sa mga wet market. Sana sa lahat po ng mga local governments ginagawa natin. Just to make sure na tama yung timbangan ng mga nagbibenta. Okay.
Okay, at mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang po ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa gitna po ng krisis na ating nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito po ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 po ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat po ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas po ito sa lahat, anuman po ang inyong relihiyon o lahi. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.